Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinapan. Magsiawit kayo at siya'y pagdamal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumain nyo rin. Welcome po sa inyo sa ating banal na pagdiriwang ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. We also welcome our beloved pilgrims from San Bartolome Parish in San Leonardo Nueva Ecija. Kasama lang pari, Father Julius Belen. Ante po silang palakpakan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinirinig ang iyong mga lingkod na nasa kagipitan. Sa pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong kabutihan, kami dumadalangin pagkaligtas namin sa kasamaan, makapaglingkodawa kami sa iyo ng may lubos na kagalakan sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong ikatlong buwan nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Rephidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap nang naririnig ng mga tao upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon." At sinabi ni Moises sa Panginoon, "Ang pasya ng mga tao." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo nga sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangan labanan nila ang kanilang mga kasuotan
at humanda sa makalawa sapagkat ako ang Panginoon ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Kinaumagahan ng ikatlong araw, nagkukulog sa bundok at salasalabat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumailang lang ang lisak tulad ng usok ng isang pugon. At ang mga tao ay pinagharian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog. Ang Panginoon ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat kang purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal na marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa marangal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga baba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at managana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakikita at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa. Natutupad niya sa kanila ang hula ni Isaías
na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita. Sapagat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kundi gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasa makakita sa inyong nakikita. Ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, mga pilgrims, andito po face to face sa ating parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. At siyempre ating mga kaisa sa pagdiriwang ito sa pagitan ng ating mga iba't ibang social platforms na ating National Shrine and Parish through live streaming. Again, we welcome Father Julius Belen at ng kanyang mga parokyano from San Bartolome Parish, San Leonardo, Nueva Ecija. Sabi ni Father, ang kanyang tatay ay taga rito sa Rosario, sa aming probinsya ng Batangas. Mga taga San Bartolome, ako ipakikumusta ninyo sa aking kaiswelang pari, taga San Leonardo, Father Edwin Belay. Sabihin niyo ay si magbait na. Mga kapatid, ako ho ay, di man yung maitanong, ay 37 years ng pari. At araw-araw na ginawa ng Diyos ay ako'y nagmimisa. Pag Sabado, misi nakaka-anim, nakaka-pito. Pagka Linggo, nakaka-anim, nakaka-pito. Sukat niyo yan. Ay talagang minsan nadaan sa akin ang pagkakataong parang wala ng lasa ang magmisa. Ay, para. Oo. Ay, araw-araw eh. Ewan ko si Father, I'm speaking for myself. Dumadaan yon. You don't find meaning. Kasi, pare-pareho eh. Ang malungkot nito, kung hindi ko na makita at maramdaman ang biyaya na kamangha-mangha sa buhay at ministeryo ko bilang pari. Yung mawala yung sense of wonder and sense of awe. Kinamamangha. Pag ito'y nawala, mga kapatid, walang mabuti't maganda sa iyong kapaligiran. Kahit ang mata mo'y dilat na dilat, you don't see what is good, what is holy in people and in environment. Kahit ang tainga mo'y okay,
wala kang mapakinggang mabuti at banal. Kasi wala na yung iyong biyaya ng pagkamangha sa tao, sa kapaligiran. Tanyo itong ulang ito. Ilang, wala nang araw-araw na titigil, uulan, ayaw sa Nueva Ecija, dito sa Batangas, uulan, titigil, uulan. Pag wala ka ng sense of awe and wonder, may iyamot ka. Pero yung mga tao yan, sa Nueva Ecija, sa North, sila'y tuwan-tuwa sa ulan. Kasi ang tigang na lupa, nadidilig, ang halaman lumalago. Ang ating mga dams, tumataas ang level ng tubig. Rain is a blessing for them. Ay sino itong Jesus na ito? Anak ng karpintero, anak ni Maria, taga Nazareth. Sino ka ito? Sino ka? Ang iyong kapangyarihang gumawa ng kabalaghan, galing kay Beelzebul yan. Galing sa demonyo yan. They could not accept Jesus. That's why hindi sila makakita ng pagkamangha sa kanyang ginagawa. Mulat ang mata, antay ngay nakakarinig, pero wala silang makitang banal at mabuti kay Jesus. Di ba mga kapatid, ito ang experience of Jesus. Yan ay sa ating karanasan, pagka tayo ang ating tingin lamay, ang ating sarili, wala kang makikitang mabuti sa ibang tao at sa kapaligiran. Ang tawag sa English ay biases and prejudices. Pag ikay nasaktan ng isang tao, kahit pa ang taong ito'y gumawa ng mabuti, say masama sa iyo. Once in your life, you were hurt by this person. Ay kung asawa mo iyan, kung anak mo iyan, ang nakasakit sa iyo, ay di patay na habang buhay kang antingin mo sa iyong asawa yung masama. Kasi sinaktan ka niya. Adi ang buhay mo hindi maligaya, wala ka ng sense of awe and wonder in your life as married. Si Jesus, walang nakikitang masama sa atin. Kasi tayo mga anak ng kanyang ama. We are sons and daughters of the Father na ipinagkatiwala sa kanyang anak na si Jesus. Kaya si Jesus laging manghang-mangha sa atin. And in spite of our sinfulness and weaknesses, we try to be good and holy. Diyan namamangha si Jesus. Sabi ng Diyos kay Moises, ihanda mong aking bayan, ako'y magpapakita sa kanila sa bundok ng Sinai. This is our first reading. Kaya inihanda ni Moises ang bayang Israel. Handa kayo, magsuot kayo ng bagong damit. Ang Diyos magpapakita. Ganyan ang Diyos, mga kapatid.
kahit matigas ang ulo't reklamador ng kanyang bayang Israel, God has always been so good and generous sa kanyang bayang Israel because kanyang bayan. Kanyang bayan. Tayo'y bayan ng Diyos. Kaya sa Diyos, walang masamang damo. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Kasing anak niyang si Jesus, napakabutit, napakabait sa atin. Ating hilingin ang pagdalangin ni Santo Padre Pio na tayo laging idulog kay Jesus, bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sandibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito para maging inumin nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ibinigay mo sa amin ang iyong anak na nagdalita upang sa kamatay at kasalanan kami kanyang mapalaya. Tanggapin mong aming haing nasa dambana bilang pagtanaw ng utang na loob sa pagkaligtas namin sa tanang masama sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag, kahit ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Banal ka buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpapugay sa iyong kadakilaan.
dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulat sa pinayoy ng palakat at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katauan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kaming kanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katauhan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-nisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Padre Pio at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bibigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad na amin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyam mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapaglitis naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang gagaling na ako. Sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog.
Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sama-sama, ilayo mo ako. Ang sugo mo umibig sa'yo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinapay na nagbibigay buhay, minarapat mong mapagsaluhan ang katubusan at lakas na dulot ng iyong kabutihan. Kati pagkaloob mong kami umunlad araw-araw sa inaasam naming kaluwalhatian sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o pa sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirements of the CVCV as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Palaala po huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance,
Tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-lima, isang patalastas bahagi ng layuning pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ating pong pahinggan ng Counting Mass ni Father Julius, ating bisitang paris sa ating National Shrine. Father, short message, why you visit our shrine? Ating palakpakan si Father Julius. Sa ngalan po ng sambayanan ng mananampalataya ng parokya ni San Bartolome, at kasama po ang mga lingkod laiko at lahat ng mga narito ngayon, maraming salamat po sa inyong pagpaunlak na kami ay makapunta dito upang ang aming panalangin ay maisama sa lahat ng mga panalangin na nausal sa lugar na ito. Tunay na napakagandang pagkakataon nito upang palawakin ang aming pangunawa at ang aming pagkilala sa ating pananampalataya, yung ating appreciation sa ating pananampalataya, at nawa yung aming pagparito ay tunay na magbigay ng kabanalan, magdagdag ng kabaitan dun sa mga mukhang anghel na kasama ko dito ngayon, na lalo pang bumait at lalo pang maging banal para mas marami pa tayong ma-accomplish sa ngalan ng Panginoon. So sa inyo pong lahat na taga rito, sa inyo po Father, maraming salamat po. And as we continue with our pilgrimage today, please pray for us as we pray for you as well. From here, we'll be going to Lipa and then Rosario, Batangas City, and then Taal. Saka po kami uuwi doon sa amin. So muli po, maraming salamat po. God bless you. Sa pangalan po ni Father Oka, ang ating parish priest at rector ng shrine, kanyang makasamang pari, ating pong pinasalamatang katangi-tangi si Father Julius at ang kanyang mga kasama. Thank you very much sa pagdalaw dito po sa National Shrine and Parish Santo Padre Pio. Muli atin po silang palakpakan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga minamahal na kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang maawain at makapangyarihan upang tayo maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasal at lahat ng mga religious articles. O Panginoon Diyos, kayo po ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang inyong bendisyon sa lahat ng mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahit, mga dasalan na nagpapalaara ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng inyong awat biyaya. Loobin niyo pong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay niyo po sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lumawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon.